Okay, hello mga ka-DGX Tools. Ngayon naman ituturo ko sa inyo ang isa sa napakahalaga kapag nasa online marketing ka. Dapat merong kang online wallet. Okay, so if you're familiar, kung nakikita nyo na ang mga bibenta sa online or merong business sa online, di ba, nakikita natin yung mode of payment and siguro familiar na tayo sa Gcash and Paymaya, COINSPH, and all of those mode of payments, ano? Napakahalaga nito kapag nasa online marketing ka na meron ka ng mga ito. So, kapag nag-start ka na sa business mo sa online, hindi pwedeng wala ka nito. Bibigyan ko kayo ng ilang mga reasons and papaano natin ito ma-maximize and then even pwede mo rin itong pagkakitaan. Okay? So, ang tawag natin dito is parang online wallet. Okay. Ano ang magandang benefit nito sa'yo? Pwede ka kasing magbayad online. So, if you have Gcash, for example, pwede kang magbayad online. So, it's like your online bank account. For example, nag-shopping ka sa Lazada or Shopee, for example, ay pwede mo siyang gamitin para pambayad. Hindi ka nalalabas ng bahay, hindi ka napupunta sa banko or remittances. Ano? So, pwede mo na siyang mabayaran agad-agad or di kaya bumibili ka sa isang seller ng product mo online, pwede mo na siyang gamiting pambayad mo. Yan ang kagandahan na meron ka ng mga ito. Actually, meron po tayong link sa baba. Mamaya, sasabihin ko sa inyo paano tayo kikita rin dyan. Ituturo ko po ito sa inyo. So, meron kang online wallet na pwede mong gamitin pambayad. If international naman, maganda meron kang PayPal. Okay? So, kung nagsha-shopping ka online at meron kang PayPal, pwede mo siyang gamitin pambayad. Lalagyan mo lang siya ng pondo, ano, parang magdi-deposit ka, parang banko na rin. Like, for example, meron kang nag-order ka ng product international, usually ang kukuning mode of payment sa'yo ay credit card. Yan ang gamit na gamit sa ibang bansa. Pero, syempre, minsan gusto nating ingatan yung ating credit card details kasi meron ding mga scam, nag-i-scam sa online. So, mag-ingat din po tayo dyan. And gusto mong, ayaw mong ibigay yung iyong credit card details sa kanila. Pero meron kang PayPal, pwede mong gamitin yun na pambayad sa kanila. Kilala rin ang PayPal para gamitin mode of payment sa international din naman. Okay, ang Gcash, remittances, ang COINSPH, Paymaya, pwede rin siyang international. Okay, so yan, makikita din natin yan sa mga tutorials about sa mga ito. So, online wallet po ang mga ito. Kaya dapat merong ka nito. Okay? So, also magagamit mo to sa remittances sa family mo kung nasa ibang lugar. So, ang bilis lang. Sa Gcash, medyo kabisado ko ang Gcash kasi yan ang very active na ginagamit ko sa online business ko. So, sa Gcash naman, ay pwede kang magpadala sa relatives mo for free. Magpondo ka sa 7-Eleven dun sa kiosk nila. Pondohan mo yung Gcash mo or di kaya Gcash nung relatives mo or di kaya ng client mo. Pwede kang magbayad doon. Napakadali. Pwede mo ring pondohan ang Gcash wallet mo para anytime na kailangan mo ng magbayad o kailangan mo na gumamit ng online wallet or online payments, pwede mong gamitin. Actually, pwede na siyang pambayad sa Meralco, pwede siyang pambayad sa kung ano yung available doon. Pwede siyang pambayad sa mga loans, pwede rin. Pwede siyang pambayad sa insurance, like kami, naguhulog ako sa ano ba yung insurance namin. Pru-life ata yun, available na rin siya. Pondohan ko yung Gcash ko, then directly magbayad sa Pru-life. Okay, so isa po yan na pwede natin gamitin. Online remittances. For example, nagbebenta ka online and gusto ng client mo na magbayad na. Okay, ano yung mode of payment mo? Dapat merong kananyan sa notes mo. Okay, ipakita ko sa inyo sa description below
yung aking mode of payment. Pag ina-ask nila ako, fino-forward ko sa kanila yung aking mode of payment. So meron akong Gcash, meron akong Paymaya. Kung Globe sila, Gcash ang meron sila. Kung Smart naman or Sun sila, Paymaya ang pwede sa kanila, magandang gamitin, ano? And then ano pa? COINSPH, yan, usually marami na lang merong COINSPH account. So meron silang pondo sa COINSPH account, gusto nilang pambayad sa iyo. Kapag meron kang ganung account, napakadali ng transaction. Meron din akong kahit siguro magkaroon ka rin ng bank account kahit isa lang. Okay, ang gamit ko ay yung Kaya account ng BPI. So, ang bilis, kahit international yun, nagagamit ko siya. And then, PayPal. Yung iba may PayPal fund. So, pwede ka nilang i-forward sa'yo yung payment nila through PayPal naman. So, dapat meron po tayo nito kung nasa online po tayo. Yan, kaya kung wala ka pa nito, i-click nyo po yung description below. Andun yung mga link kung saan pag-click nyo po yung link ko na yon ay pupunta kayo dun sa registration form. Napakadali at libre lang naman po ito. Okay, free po ito, free. So, gamitin natin itong mga free na ito, no? Sa Gcash ay 8,000 and below ay free po siya magpadala. 8,000 and below. And then, succeeding amount ay yon, doon na sila nagcha-charge. Pero okay lang din naman kasi hindi na hassle, hindi ka na pupunta ng bank, hindi ka na pupunta ng kung saan-saan pa kapag may pondo yung online wallet mo like Gcash or Paymaya mo or CoinSpH mo, madali mo na siyang gamitin pambayad. Kapag bank kasi, online banking ay kung lalo na kung malaki ang laman ng banko mo, medyo nakakatakot i-send yung mga details ng bank details mo. So eto medyo safe ito kasi ponduhan mo lang ng certain amount, pwede mo nang gamitin sa mga transactions mo. Okay, gagamitin mo ito sa negosyo mo. Ano, magagamit mo ito sa business mo, lalo na sa online. And isang bagay na ituturo ko sa inyo, magagamit mo siya kung wala kang trabaho. Eto libre lang, libreng trabaho, walang bayad. Ano? Magkakapera ka kaagad. Actually, take note ha, kapag nag-register kayo dun sa aking mga link sa baba, bibigyan kayo for example ng Paymaya, may 50 pesos ka o CoinsPH, may 50 pesos ka, may 50 pesos din ako. O kung wala kang pera, di ba? So magkakaroon ka ng pera and then pwede mong i-share yung link mo sa iba. Kapag na-share mo na yung link mo sa iba, kikita ka ulit ng another 50 pesos. Eh kung in a day, makapag-share ka sa iba ng 10 friends mo or relatives mo na gustong kumita online, gustong magkaroon ng online wallet, gustong magkaroon ng remittances online, magamit nila for remittances, eto i-share mo sa kanila, free lang naman. Meron ka pang 50 pesos sa una mong registration at pwede mo po itong magamit agad. Like for example, by the way, dalawa ang pwede mong kitain sa online wallets na ito like Gcash, ulitin ko ulit, ano, Paymaya, CoinsPH, ano, dalawa ang pwede mong pagkakitaan. Una ay pwede mo siyang gamitin for referral, referral income or referral money. Ni-refer mo to sa iba, nag-click sila dun sa link mo, kikita ka, bibigyan ka ng 50 pesos, bibigyan din yung friend mo ng 50 pesos. So, kumita siya agad ng 50 pesos at pwede mo nang gamitin. Yun yung isa. Pangalawa, yung rebates sa pwede kang bumili ng load. Pwede kang mag-loading na. Ponduhan mo sa 7-Eleven like 500 pesos, 1,000. Yung iyong account, like for example, yung Gcash ko, dun na ako naglo-load, malaki po ang discount na binibigay nila. Okay? So malaki ang discount na binibigay nila pag nag-load ka using your online wallet. Okay? Naglo-load na po ako dito sa Gcash ko and ang laki nang nababawas. So sabihin mo sa mga relatives and friends mo, gusto yung magpa-load, sa akin na kayo magpa-load. So kumikita ka. So una, referral income. Pangalawa, income dun sa rebates mo sa load. Okay, pwede ka na mag-loading business. For free po ito. Okay, so once na nag-register ka sa mga link ko sa description sa baba,
magkakaroon ka kaagad ng income. Magkakaroon din ako ng income. So, nakapagtulungan tayo, no? So, kailangan mo kasi ng link para mag-register ka. So, i-click mo lang yung mga link sa baba at pwede kitang i-guide papaano ka pa kikita dito o papaano mo mamamaximize itong online wallet na ito. So, kung nasa online business ka, nasa online marketing ka, dapat may Gcash ka, dapat may Paymaya ka, dapat meron kang meron kang COINSPH, meron kang at least bank account. Kung may maghahanap, may wala ba kayong bank account para dun ko na i-deposit, or di kaya meron kang PayPal. May mga tao na meron silang pera sa PayPal, so dun kanila babayaran and ma-withdraw po itong mga ito. Okay, napakaraming tutorials sa YouTube para papaano ma-withdraw ang Gcash, papaano mo ma-withdraw ang COINSPH, etc. Okay, so yun lamang po. Huwag niyong kalilimutan na, gawin niyo na. Kung nasa online marketing kayo, dapat meron na kayo ng mga mode of payments na ito. Nasa description sa baba, mag-register na po kayo dyan for free. Kikita ka kaagad. Sinishare ko po ito sa inyo kasi alam ko napakarami ngayon ang nag-online na, so kailangan na kailangan nyo po ito. Sana natuto po kayo sa aking na-share ngayon. So God bless sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo lagi. Goodbye!